Kilala ang mga boksingerong Pinoy sa lakas ng suntok at tibay ng loob. Kaya karamihan sa ating mga pambato ay opensa ang nangingibabaw. May isa tayong mandirigma na purong lakas at may halong angas ang bintahe. He's got personality, he's got conditioning, he's got power. Finish him! Subalit nangit sa kaalaman ng karamihan na mayroon rin siyang impresibong depensa. Sa videong ito ay ating i-breakdown ang bawat defensive maneuver na kanyang ipinapamalas. Ipapaliwanag din natin na frame by frame, layer by layer ang siyensya sa likod ng kanyang depensa. Tara at mag-deep dive sa underrated defense ng tinaguriang Cuadro Alas. Dito lang yan sa Taktikang Pinoy. When it comes to your mind, center of gravity at center of mass ang maaaring pinaka-least expected na isasama sa listahan. Subalit sa larong palakasan, lalo na sa combat sports gaya ng boxing, ay ito ang pinaka-basic ngunit vital. Ang isang atleta na nakakaintindi ng konsepto ng center of gravity ay mas namamaximize ang performance tuwing sasalang. Hindi madaling ma-outbalance. Kayang itiming o tanggapin ang mga solid na suntok at nakakapag-generate ng purong lakas tuwing aatake. Kung aatakihin naman ang center of gravity ng kalaban, ay mararamdaman niya ang vulnerability sa bawat opensa ng attacker. Sa mata ng mga judges, kung tatama ang clean punches sa center line ng kalaban tulad ng chin at solar plexus, o sa bandang dibdib ng tao ay viable points ito. It can break someone's rhythm, lalo na kung paulit-ulit na ginagawa. Marahil karamihan ng mga boksingero ay hindi ganoong gamay ang konseptong ito, subalit na-apply nila ng natural sa laban. Usually, ang mga boksingerong hindi gaanong kalakihan sa kanilang dibisyon, subalit malalakas ang suntok at hindi gaanong tinatablan tuwing tatamaan ay ang mga boksingerong na-a-apply ang center of gravity. May iba pa nga na sobrang awkward ng posisyon, subalit andun pa rin ang lakas dahil natural na sa kanila ang pagkontrol nito. Tulad nila Pacquiao, Roy Jones, Prince Nassim Hamed, at iba pa. Isa sa outer layer ng depensa ni Casimero ay ang galing niya sa pagdistansya. Madalas ginagamit niya ang lead hand to measure the distance at para i-control na rin ang galaw ng kalaban. Kahit umatras o umabante ay nandun parati ang distansya. Kaakibat nito ang galing niya sa footwork, lalo na kung papaano niya gamitin ang kanyang back foot. Mas na-highlight ang pagmaniobra niya sa distansya sa laban kontra kay Tete. Lamang ng 8 pulgada sa reach ang Noy Kampyon. Mas matalas na jab straight at isang magaling na mid-range fighter. Kaya pinag-aralan ni Casimero kung papaano mag-react si Tete tuwing atakihin. Naging best option ni Casimero ay ang mabilis na pag-step sabay bitaw ng punches in a much closer distance. Dahil ang boxer na magaling dumistansya ay nag-excel hindi lang sa depensa, kundi nakakadagdag rin ito sa kanilang offensive arsenal. Another layer ng kanyang depensa ay ang galing sa pag-slip o pag-ilag ng suntok. Head movement, footwork, at lower body strength ang kailangan dito. Dalawang pamamaraan para mailagan ang jab ng kalaban. Una, sa pamamagitan ng pag-predict dahil sa body language at habit ng aatake. Pangalawa ay gamit ng reflexes o yung kusang paggalaw o pagreact ng katawan as a defense mechanism. Kung laging suntok sa hangin ay nagdudulot ng frustration at pagdecline ng judgment ng isang boxer during the fight. At syempre, nagre-resulta rin ito sa agarang kapaguran. On top of that ay kawalan ito ng puntos dahil sa mas makinang sa mata ng judges ang mga boksingerong kampanteng nakakailag sa mga suntok. Ang isang magaling na defensive fighter
ay alam niya kung paano i-adjust ang sariling opensa kapag harap niya ay may galing rin sa depensa. Kaya napaka-importante ang mag-feint para mapilitang mag-react ang kalaban habang pinag-aaralan. Ang pag-predict at pag-ilag sa atake ng kalaban ay ginagawang opportunity ng isang magaling na counterpuncher. Slip, then counter. Kung hindi man kayang gamitan ng head movement, ay pwedeng saluhin o ipari sa by counter. At isa ito sa madalas na ginagawa ni Casimero. A Philly shell ay isang defensive stance na talagang epektibo. Ito ang depensang ginagamit ng self-proclaimed TBE, Floyd Mayweather Jr. Gamit ang balikat ay nabablock ang jab, habang nakaprotekta naman ang rear hand sa chin ng defender. At ang lead forearm naman ay pangdepensa sa stab at body shots. Ito rin ay ginagamit ni Casimero gaya ng laban niya kay Ruben Rong at Rigo. Dahil epektibo ito kontra sa mga accurate puncher at paisa-isa lang kung sumuntok. Gamit rin niya ito if he wants to walk down his opponent. Kumbaga, iko-corner niya sa lubid habang nakadepensa. Ang pag-clinch ay isa rin sa defensive maneuver lalo na't nako-corner ka na. Aktong didikit sa by-clinch, samahan pa ng pahapyaw sa ulo o katawan. Effective ito kontra sa mga mid-range pressure fighter. Sa lahat ng nabanggit nating layers of defense niya, kung sakaling may suntok na makalusot, ay meron pa siyang makunat na panga. Ilang beses tinamaan ng solid ang ngunit na natiling matibay ang katawan at hindi man lang nanginig ang tuhod. Literal na boksingerong lumalamo ng suntok. Gaya ng nabanggit kanina, ay parte rin ng pagmaniobra ng sariling center of gravity para hindi madaling mapuruhan o outbalance. Biyaya ito kumbaga na mabigyan ng isang fighter ng matibay na panga dahil yung iba ay madapisan lang, abay rekta basag na. Kaya most of his recorded knockdown ay outbalance lang. He got caught during mid-punch at isa talaga ito sa nagpapabagsak sa karamihan. Although sumuko siya kontra kay Mithalani nang ma-outclassed sa mga panahong hindi pa siya gaanong hasak. Ganun pa man ay makukonsidera ngayon na isa siya sa mga boksingerong may matibay na panga. Offense is a great defense, ika nga. Imbes na dumipensa lang, ay gumagawa siya ng diskarte upang mapilitang dumipensa ang kalaban. Sa pamamagitan ng pagbitaw ng mahihinang suntok o pillow punches, ay mapipilitang dumipensa ang katunggali. Nagkakaroon ng space at katiting na oras si Casimero to position himself in a much better angle to land his big shots. Very economical din ang method na ito dahil mas nakakapag-conserve ng energy habang occupied ang depensa ng kalaban. It works for him well like hitting two birds with one stone. Astig, diba? Overall, anim na baitang o parte ang ating nabanggit sa depensa ni Casimero. Kumbaga, parang sibuyas lang sa daming layers at habang binabalata ng kalaban ay sila'y maluha-luha. Mahirap tamaan dahil sa kanyang slipping techniques, head movement, at galing sa distansya. May feel the shell pa, mas mababang porsyento na tatama ang suntok, mayroon naman siyang iron chin to absorb habang gamay niya rin ang center of gravity. Ilang boksingero lang ang masasabing thinking fighter at magaling mag-obserba sa kalaban in the middle of the fight. Ito ang patunay na hindi lang siya bara-bara, kumbaga, may siyensya. Casimero is one of those calculated fighter na kalmado at nag-iisip sa kalagitnaan ng laban.
very economical, very cautious. And yet, he uses fire with fire in every blow, mga kaibigan.